Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang, ay wala kaming sapat na kakayahang gawing ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautosang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat, ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alintuntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung paglilingkod na batay sa okutosang natititik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhinan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan,
Ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang pooy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig sa utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na magpagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ano ang ginawa, hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok, niya sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ang Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito
nagsisimba, nagdarasal, upang lalong matularan ang pagsunod ni Jesus Nazareno sa ating Amang nasa langit. Alam natin na isa sa dahilan kung bakit si Jesus Nazareno ay tinuring na kaaway ng mga Hudyo nung panahon niya ay pinaratangan siyang hindi sumusunod sa kanilang kautusan. Pinaratangan siyang tinuturuan ng mga taong sumuway sa kautusan ng Diyos. Sapagkat kung alam natin ang kwento ni Jesus, may mga ilang tagpo nga sa kanyang buhay kasama ang kanyang mga alagad na para bagang hindi niya sinusunod ang kanilang kautusan. Natatandaan niyo, pag-araw ng pamamahinga, nagpapagaling siya. Yung mga pinapagaling niya, parang may ginagawa pa na hindi dapat gawin. Ito yung mga nasa isipan ng mga Hudyo, lalo na ng mga Pariseo at mga Eskriba. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na malinaw na sinabi ni Jesus Nazareno, hindi siya nagparito upang ipawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito siya upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sapagkat para kay Jesus, hindi lang pagsunod ang mahalaga sa Ama. Ito'y pagsunod ng may pangunawa at pagmamahal. Hindi lang basta sumunod. Hindi nais ng Diyos na tayo parang mga robot na hindi nag-iisip at sumusunod na lang. Tandaan po natin, nilikha po tayo ng Diyos ng may kaisipan at kalayaan. Kung kaya nga't ang kaisipan at kalayaan ay lalong natutupad, nagaganap kung may pangunawa at pag-ibig. Kung kaya nga't mas nais ng Diyos na tayo sumunod sa Kanya ng may pangunawa at pag-ibig. Dahil pwede tayong sumunod, pero may kalupitan pa rin sa ating puso. Pwede tayong sumunod, pero dahil hindi natin naiintindihan ang ginagawa natin, hindi rin tayo lumalago ayon sa diwa ng pagsunod natin. Halimbawa po, magsimba tayo tuwing Linggo. Kung hindi natin sinusunod ito ng may pangunawa at pag-ibig, kahit oras-oras tayong magsimba, hindi pa rin magbabago ang ating ugali, ang ating buhay. Dahil basta sumusunod lang tayong magsimba. Pero kung alam natin, nauunawaan natin, dahil napaliwanag sa atin, bakit tayo nagsisimba? Kung ginagawa natin ito ng may pangunawa at pag-ibig, mababago ang buhay natin. Lalo tayong magiging mapagmahal, mapagpatawad, makatotohanan, makatarungan, maawain. Yun daw ang ibig sabihin pag sumusunod tayo sa batas ng may pag-unawa at pag-ibig. Hindi lang minsan pinaparatangan tayo, lalo na po tayo mga deboto, na panatiko. Diba lagi nating naririnig yan? Oh, mga panatiko naman yung mga yan eh. Ang panatiko nga siguro, mga kapatid,
No, parang fans, no? 'Di ba 'yun ang salita, fans. Ano 'yung mga fans? 'Di ba 'yung mga fans 'yung kayang magpakamatay, kayang pumatay, talagang obsessed na obsessed, pero sa totoo lang hindi nila nauunawaan ng lahat. Pero ang deboto, hindi ho panatiko. Ang deboto, kaya nga may debosyon. At sino ba ang may debosyon? Ang may debosyon, may pangunawa at may pag-ibig. Totoo nga ho siguro yun. Hindi tayo mga panatiko. Tayo'y mga deboto. Patunayan natin yan kay Jesus sa Sareno. Dahil tumutulad tayo sa Kanya. Opo, minatamis niyang mamatay sa krus. Hindi dahil basta sumusunod lang siya sa Ama. Dahil mahal niya tayo. Gusto niya tayong maligtas. Niyakap ni Jesus sa Sareno ang krus. Hindi dahil wala siyang choice. Kailangan sumunod sa Ama. Hindi. Ginawa niya ito. Nauunawaan niya. Alam niya ang kalooban ng Ama. Alam niya kung gaano tayo kamahal ng Ama. Kaya minatamis niyang sumunod sa Ama. Ipagdasal natin ang bawat isa, mga kapatid, na matamisin din natin sumunod sa Diyos. Hindi lang basta sumunod sa Kanya, kundi mapuspos tayo ng pangunawa at pag-ibig. At sabi nga ni San Pablo sa unang pagbasa, ito ay biyaya ng Diyos. Hindi mo kaya sa sarili mo kasi minsan mahirap maunawaan ng utos ng Diyos. Minsan makakahanap tayo ng katwiran at palusot para hindi sumunod, para hindi magmahal. Kaya ito ay biyaya. Ang sumunod sa Diyos, hindi lang gawa natin. Ang pagsunod sa Diyos ay biyaya ng Diyos. Kaya ipagdasal natin iyon upang sa gayon lalo tayong matulad kay Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyakap mo ang krus. Namatay ka sa krus dahil sumunod ka sa kalooban ng iyong mahabaging Ama sa langit. Sumunod ka ng may buong pangunawa at pagmamahal. Turuan niyo rin po kaming sumunod sa inyo. Sumunod ng may pangunawa at pagmamahal. Patawad po kung minsan ang aming pagsunod may kalakip na pag-iimbot. Sumusunod kami dahil minsan napipilitan lang kami. Dahil may kailangan lang kami. Linisin niyo po ang aming pagsunod upang matulad sa inyo. Upang sa gayoy, mahal na pong Jesus Nazareno, maging dalisay kami katulad ninyo. Upang sa gayoy, maging bahagi kami ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ang ating tugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas.
ang Santo Papa at mga obispo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan ng sumusunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakakaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Tahimik nating idulog, gawin pa nating kahilingan. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo at kalugdan ng paglingkod ng aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, hilingin natin ang biyaya na lalong maunawaan, lalong magmahal sa ating pagsunod sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami sumusunod pero wala ang aming kalooban sa iyo. Sumusunod pero walang pangunawa at pagmamahal. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buong Jesus, naway gawad mo ang angad ko, biyayang mata mo na luminaw pa at mag-ibay mo bawat araw. Pagkakita ko sa'yo gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko'y maging katulad mo. Buong Jesus, naway itulot mo ang hiling ko, biyayang mata mo na luminaw pa at mag-ibayo bawat araw. Pagkilala ko sa'yo gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang makas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo. Sa kapwa ko'y maging katulad mo. Announcement.
Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang may taong gulang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya. Para sa mga detalye, ang huling pagtatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inananyahan sa ating pasisimula ng nobena. Misa para sa paghahanda ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena sa ganap na 11:45 ng umaga at susundan ito ng misa sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyaan, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol, ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinaalalahanan ang lahat na huwag magang kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, lalo na sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos ay pagsunod ng may pangunawa at pagmamahal. Patulong tayo kay Jesus Nazareno upang katulad niya makasunod tayo sa ating mahabaging Ama sa langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalan nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ginipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarungal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarungal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarungal ka namin.